What's up, guys? Welcome once again to my YouTube channel, The Great Check. And still, this is Jerry, and I'm gonna having once again a topic that would help us to learn something, and probably would help us to ponder things that are happening in our time. Still, we are in the series, the COVID-19 and the mark of the beast, but this time, as I promised, I have to share to you the second beast of Revelation chapter 13. So we have to understand, we have to learn what and who this beast is. So we have some Bible symbolism that we need to understand when we study prophecy. So kung ano po yung hula, mga kaibigan, sa Biblia, ay dapat po nating unawain yun kung ano yung mga symbolism, mga symbols na ginagamit sa hula. Kung tayo'y, if we talk about the prophecy. So dito po, mga kaibigan, as I promised that I have to share this to you, and since this video is going to be discussing the second beast of Revelation 13. Kaya mga kaibigan, marami pong salamat dahil kayo na naman, you are visiting once again my YouTube channel. So if you haven't subscribed yet, please subscribe now so that you will be, and also please click your notification bell so that you will be notified if I upload another video. Actually, given, I have to thank also those subscribers that we have in our channel. Thank you so much for subscribing, and thank you also for visiting once again my YouTube channel. So The Great Check, mga kaibigan. So this time, as I said, we have to tackle this second beast of Revelation chapter 13. At sabi po dito, mga kaibigan, then I saw another beast coming out of the earth. He had two horns like a lamb, but he spoke like a dragon. So, mayroon pong mga symbolism dito, mga kaibigan, mga symbols like the beast and also horn and a lamb and the earth. So these are the things that we have to understand, since this would also help us to really understand what this prophecy means. As I've said in the previous video, kung kayo po ay hindi pa nakapag watch ng previous video natin, mga kaibigan, before ang video na ito, yun pong COVID-19 and the Mark of the Beast. So please visit also and watch that video. There are two parts that we have on that topic, dahil that was too long, so we divided it into two, and you can find two or part two, so two parts of the video. But this time, I just want to clarify some of the symbols. Kasi po, mga kaibigan, pag tayo po ay, if you want to tackle this second beast, we also have to learn what the first beast, because the first beast will help us to understand the second beast. But as what I said, we have to unlock first, we have to have the keys to some of Bible symbolisms. So dito po, mga kaibigan, ay describe po ito sa isang beast, na ang beast po, mga kaibigan, sa hula ay yun po ay mga nations o mga countries, mga kingdoms and political powers. Yun po ang ibig sabihin. Makita po niyo yan, mga kaibigan, ang mga references, mga Bible texts, Bible verses na nagpapatunay na ang beast po sa prophecy ay mga nations po.
kingdoms or political powers. At saka mga kaibigan, dahil lumalabas po ito sa lupa, iba ito sa first beast. Kasi before we can understand the second beast, dapat nating alamin din yung first beast kasi yun yung magbigay sa atin ng clue eh, kung ano yung second beast mga kaibigan. Sa second beast naman, sa Revelation chapter 13 verse 11, sinasabi po rin po dito ang two horns like a lamb. So, ibig sabihin mga kaibigan, yung horn, if we study some of the Bible verses, it describes as what you can also see on the screen na yung mga horns po ay mga kings o mga hari po, kingdoms or division of kingdoms, power or authority. So yun po ang ibig sabihin nung mga horns, nung pag ang animals o yung beast mga kaibigan ay mayroong horns mga kaibigan, ibig sabihin yan na yun ay isang nation at saka yung mga horns ay yun yung mga kings. Oh, it can be a kingdom or divisions of kingdom, it can be a power or authority. So, it says also like a lamb. We already know, everyone knows who the lamb is, and that was Jesus. It is Jesus, the Lamb of God that forgives sins or cleans the sins of the world, mga kaibigan. So, it spoke like a dragon. So, pag sinabing dragon, mga kaibigan, sa Revelation chapter 12, verse 9 po, ay nagsasabi po yan sa dragon. Na yun yung dragon na yun, mga kaibigan. It says here, in Revelation chapter 12, verse 9, the great dragon was hurled down, that ancient serpent called the devil or Satan. So, yun po ang ibig sabihin niya, mga kaibigan. Ibig sabihin, itong beast na ito, itong nation na ito mga kaibigan ay lumalabas mula sa lupa na mayroong dalawa siyang sungay, dalawang horns mga kaibigan. As what I said, yung beast po ay isang nation at dalawang sungay po is it can be a king, kingdom, divisions of kingdom, power or authority. So doon po natin i-kukunik po yan. Nang sa ganun mga kaibigan ay meron po tayong clue kung sino ito mga kaibigan. Kasi lamb siya, medyo ang beast na ito mga kaibigan, sinasabi dito nga meron tayong horns like a lamb. So meron siyang horn na it seems like this kingdom, this nation has the kingly power since it is also a worldwide power mga kaibigan. Pero lamb siya, so medyo matupay ito mga kaibigan. Isang maamo o isang very meek na animal. Pero it spoke like a dragon. So, ibig sabihin mga kaibigan, yung nation, pag nagsasalita ang nation mga kaibigan, ibig sabihin yan, saan ba pwedeng magsasalita ang nation? Through their laws, their yung mga batas sa kanilang nation mga kaibigan. Pero dito, it spoke like a dragon. So, ibig sabihin, nagsasalita yung kanilang legislation, yung mga laws nila, tulad ng dragon, mga kaibigan. Na ibig sabihin, pag dragon kasi, mga kaibigan, yung devil, yun yung magpo-force. Kasi iba yung devil pag gusto niyang tayo sumunod sa kanyang mga kaibigan, meron talaga yung force. Hindi tulad ng ating Panginoong Jesus, pag gusto natin, ito, yun po ay dapat mula sa puso natin mga kaibigan at yun yung decision natin. Kahit tatanggap ka ba sa Panginoon o hindi, it's up to you. Ito, yun po yung decision. Hindi po nang pinaforce tayo ng Panginoon mga kaibigan. Pero para maintindihan natin mga kaibigan, kasi ito ay pangalawang beast, dapat alamin din natin yung unang beast before we can make a conclusion of what this beast mean, what nation this is, mga kaibigan. So, ang verse 1 po at saka 2 ng Revelation chapter 13, nagsasabi po yan ng I saw
a beast coming out of the sea. He had 10 horns and 7 heads, with 10 crowns on his horns and on each head a blasphemous name. The beast I saw resembled a leopard, but had feet like those of a bear and mouth like that of a lion. The dragon gave the beast his power and his throne and great authority. So ang first beast po mga kaibigan ay iba ito sa second beast. Kasi yung first beast mga kaibigan ay lumalabas po ito sa mula sa dagat. So iba po doon sa pangalawang beast na lumalabas mula sa lupa. So kung alamin natin mga kaibigan kung ano ibig sabihin ng dagat, tubig, yun po ay people, multitudes, nations, and armies. Ibig sabihin mga kaibigan, mayroong commotion, mayroong pakikipagdigmaan, mayroong nagagawang multitude shaking mga kaibigan, upang nang itong beast na ito ay lalabas mga kaibigan. Ano yung beast mga kaibigan? Yun po ay nations, kingdoms, or political powers. So iba siya sa pangalawang beast. Kasi ang unang beast ay mayroong pong commotion. Pero yung pangalawang beast mga kaibigan na lumalabas nang matapos, we will tackle this one more mga kaibigan. So I will tell you more about this in the second video. So please, if you haven't subscribed yet, please subscribe now so that you'll be notified, and please click your notification bell so that you will be notified if I upload the connection, another video connected to this topic mga kaibigan. Kung ano po yung first beast, sino po yun at anong ibig sabihin nun, kasi mga kaibigan mayroong sinasabi dito na mayroon siyang 10 horns, may 10 sungay siya mga kaibigan. Ano yung sungay? Yun po ay ang kings, kingdoms, divisions of kingdoms, power and authority. So dito mga kaibigan, mayroon siyang horns, pero walang definition dito mga kaibigan kung lamb ba ito, hindi. Pero hindi talaga ito lamb, kasi iba yung definition na sinasabi sa pangalawang beast. Pero yung horns po mga kaibigan, as what I said, kings, kingdoms, divisions of kingdoms, authority or power. Pero yung heads mga kaibigan, kasi yung itong animals na ito, itong unang beast mga kaibigan, mayroon pong siyang 10 sungay, 10 horn, 10 horns at 7 heads. Yung heads po ay kingdoms din po iyan, or division of kingdoms. Makita nyo yan mga kaibigan sa screen. Yun kung saan makita natin ang definition ng itong mga symbols na ito mga kaibigan. So sinasabi dito, the beast I saw resembled a leopard, but had feet like those of a bear and a mouth like that of a lion. The dragon gave the beast the power and his throne and great authority. So yan po mga kaibigan ang mga isa sa mga definitions na nag-describe sa kingdom na ito mga kaibigan, o itong beast na ito, political powers. More than that mga kaibigan, in addition to that, one of the heads of the beast seemed to have had a fatal wound, but the fatal wound had been healed. The whole world was astonished and followed the beast. So these are the description mga kaibigan. Mayroon pa nga dito ang verse 5, the beast was given a mouth to utter proud words and blasphemies and to exercise his authority for 42 months. And he opened his mouth to blaspheme God and to slander his name and his dwelling place, though and those who live in heaven. So iyan po ang mga description na sinasabi sa unang beast na ito, the first beast of this mga kaibigan. In addition to this, sinasabi dito ang 42 months mga kaibigan. So I also have to give you another Bible symbolism na yung day po ay years po. Yung days ay years po yan.
ang ibig sabihin niyan sa hula, mga kaibigan. Makita po niyan sa Ezekiel chapter 4, verse 6, at saka Numbers 14, verse 34. At saka mga kaibigan, kasi mayroong ano dito eh, may sinasabi dito eh na the beast I saw resembled a leopard, but had feet like those of a bear, and a mouth like that of a lion. And yun po ay dapat din nating alamin kung ano ito, mga kaibigan, kasi may connection ito sa apat din na beast doon sa Daniel chapter 7. So sa susunod po na video, mga kaibigan, I will tackle what those beasts are, which is really na anong tawag niyan? Lahat is na encapsulate sa description po sa unang beast sa Revelation chapter 13. Kaya we have to study first before we can move on to this, to Daniel chapter 7. So mga kaibigan, and please subscribe and click your notification bell so that you'll be notified for the second part of this video that I will upload later after we will tackle this, mga kaibigan, in the next video. So thank you for watching and have a nice day. See you in the next video. Bye bye and God bless.